thousand years later. Hello guys, good morning, ayan, kakain po tayo ulit ng breakfast as usual guys. Kasi mayroon pa kami natirang ano dyan sa ref, sinigang. So sinabihan ko naman yung si Intay na ulamin ko na lang. Sinigang na baboy guys. Pinainit ko na lang siya. Tapos, yung tira ko pang milon. As usual, hindi pa maubos guys. Tapos gumawa ako ng appetizer, carrots, tapos nagsangag ako ng rice. Dami kong rice guys. Tapos as usual, mayroon po tayong kape. So ayan guys, mag-start na po tayong kumain bago po ang lahat. Thank you Lord sa blessing sa araw na ito, sa mga biyayang pinagkakaloob niyo sa amin sa araw-araw. Sana po marami pa pong blessing na darating sa amin. Wala po sana magkasakit sa amin mga pamilya. In Jesus name, Amen. Ayan, kain na po tayo. Actually guys, hindi ako ano sa meat. Kaya lang wala na akong maulam. So no choice guys. Wala nang sahod. Sarap. Kain po tayo. Ito guys, healthy. Carrots. Kahapon pipino. Ngayon carrots. Harap. Harap ng sabaw. Nakikita niyo umuusok. Sinigang na baboy. Masarap to guys, carrots. Idedip nyo lang siya sa ketchup saka mayonnaise. Bobby. Masabi ko lang guys, tumawag yung dessert ko kahapon. Sabi niya, na-extend daw yung lilipatan naming ano, lokasyon. So, October 25 pa guys. Grabe. Katakot-takot pang puyat ko. Siyempre, no choice din kami kasi yun ang ano eh, gusto nila eh. So, ngayon nilagay ako sa pang ano 10 to 6 ng umaga, just ko.
Sabi ko kay ano, hindi ko kakayanin sir pag diretso yung ganyan kasi iba yung tulog ng gabi, promise. Sabi ng bisul ko naman, sige sabihan mo ako one week. Paano ang bakla kung nakumang, huwag naman sana. Ano ako kasi sa puyat guys, hindi ako sanay. Yung dati nagbabantay ako ng baboy namin, hindi ko kaya magpanak ng baboy, bantayan mo ang buong ano. Tapos yung mga biik, pasusuhin mo ng gabi. Kasi hindi mo pwedeng hindi bantayan guys, kasi yung mga anak niya madadaganan ng nanay. So yun, kinakaya ko naman 10 days. Gusto may masayang, di ba? So sabi ko, paano naalala ko to yung pagpupuyat ko na ang pagbabantay ng baboy? Kasi yung kontrata ng nilipatan namin, in-extend. Saka good news guys, anim kami na magpa-interview, apat lang kami na-select. Isa na ako doon. Thank you Lord! Kasi ayoko yung panggabi guys. Na itong location ko. Just in case di ako napili noon, tapos doon ako ilalagay sa airport. Magre-resign na lang ako. Ayoko ng panggabi. Pero magtitiis muna ang bakla. Hanggang di pa. Nag-extend ka Celia. Tang ayunan mo na lang yung bisor mo. Kasi pag uupos ka pa, sabihin naman niya, what you want? You want salary or you will stay in your room? Ganon. Kailangan natin ng pera. Go, go, go. Alam niyo ba guys, Friday pala ngayon, di ko naalala. Friday ba? So half day yung mga kasama ko ngayon, araw ng paglalaba. So after ko dito, maglalaba ako. Kasi hindi ko alam kung anong day off ko, anong araw. Kaya kailangan maglaba ako. At totoo lang dahil nakakatulog naman ako kasi dumarating ako rito magto-12. So hanggang ano, alas 6 ang gising ko. Nakasi 6 hours din ako ng tulog. Okay lang, kaso nga lang iba yung tulog ng gabi, di ba? Nakatulog din ako ng 6 hours a day. Ngayon, duty ko alas 11 ng gabi. Alas 10. Ang alas 6 ng umaga. Ay bag pa more. Ang duty ng gabi walang ano, walang masyadong order, kaya lang puyat kalaban. Kasi after ko silang
bigyan ng ano, gawa yung mga kape nila. Naka ano na, naka thermos. Mga iba mag-i-order pa ng mga kape ganyan. Turkish coffee. Cappuccino. Tiis ang buhay. Ayan, tapos na naman ako. Itong tira ko guys, baunin ko na lang. Panggabi itong. Gigising ako at gigising. Kasi gutom ang bakla, alas 11. Kain. Ito guys, yung hindi nabalatan kahapon. Binalatan ko siya. Lamig. Tamis. Maraming prutas ngayon. Siyempre mananawa ka din sa pakwan. Nilon, daging. Hindi na ako maka-blender ngayon guys kasi pinadala ko na yung blender ko sa Pinas. Speaking of mga bagay guys, ang daming nakatenga sa Pinas sa custom daw. Napanood ko yung kagabi, nakakabahala, no? Kaya, magti-trimas na po yung box namin ni Marimar na nauna. Kasi dalawang box magkasunod. Yung unang box namin, magti-trimas na. Hindi pa dumarating. Na-alarma kami na baka binuksan ganyan. O kaya ma-expired. Kasi nandun lang daw nakatambak. Inabando na daw ng mga ano, yung mga kampaning. Ewan ko. Sana, hopefully, hindi yung ganun yung pinagpapadala namin. Pero nag-message ako sa office dito. Sabi naman ay kare-release lang daw, baka i-deliver na this week, ganyan. Dati 45 days, ngayon naging 3 months na. Alam mo yun, yung nangyayaring ganyan. Parang nag-iisip ka tuloy na parang ayaw mo nang magpa-box. Pero sayang naman yung mga ano dito kasi ang mumura, no. Iniisip ko yung mga papadala ko, mga kape, asukal, ganyan. Mahal sa Pilipinas! Grabe! Yes. Nagmahal na lahat, pati asukal guys. 25, 1/4. Samantalang dito, magkano lang isang kilo. Parang nag-iisip ako kung uuwi o ano. Pero kahit anong hirap ng buhay, basta't masipag ka lang. Hanggat may kamay at paka na magagalaw mo, di ba? Walang imposible. Masipag ka lang, di sa magugutong. Ano nga, yung mga hindi kompleto ng katawan ni nakakapagtrabaho, di ba? Tayo pa kayang kumpleto. So ayan guys, sana marami kayong mga napupulot na mga kachikahan sa akin, kahit mga walang kwentang mga chika. Huwag kayo po sama nang magsawang manood sa aking vlog. Please support each other guys. Babush.